Ito na po ang huling beses na magsasalita kami para matapos na po ang issue na to. Nanahimik kami ng matagal pero hindi ka tumigil sa mga malicious at sarcastic na pagpaparinig mo. Kaya kami nagsasalita ngayon dahil sinasagot lang po namin yung mga false allegations, false accusations at direct attack about us. Katapos po nito, legal team na po namin ang bahalang umasikaso at trumabaho. Hinihintay nyo talaga yung sagot doon sa mga allegations. At kami naman, sinasagot lang naman namin yung mga false accusations or allegations niya about us. Kasi guided kami ng legal team. Wala po nang na-release yung products namin, hindi na po talaga yan tumigil. Kung napanood nyo yung part 1, kinuwento ko doon paano kami nagkakilala, paano siya naging distributor namin. Yung part 2, paano kami niya naging kliyente. Ito na yung part 3. And sana no, last na talaga to. Kasi, alam nyo, sobrang busy talaga namin ni Raya. Ito na. May utang po ba talaga kami na 20 million? Ayan. So, yung 20 million na sinasabi mo, hindi ko alam kung paano po nabuo yung 20 million na yan. 20 million. As in, saktong-sakto. Walang butal. Alam nyo, kung ako tatanungin nyo sa akin nangyari or kung na-scam kami ng 20 million, ang unang-una namin gagawin is to file a case. Lalo na kung problema mo pa yan last year. But sa part po namin, I'm just being honest with you guys, never kaming naka-receive ng message, text, email, or kahit pagpapadala ng sulat dito sa bahay or dun sa bahay namin na luma. Never po kaming naka-receive. At kung kami man po talaga ang may utang dyan, sana nagpadala na siya ng demand letter. Dahil uulitin ko, wala. Wala po kaming na-receive. Ibig sabihin, hindi po kami yung may atraso sa kanya. Pilit mo kaming kinoconnect dyan sa 20M na yan, kahit hindi naman kami yan. Naging kliyente mo kami, pero paalala ko lang ha, advance payment po kami, at fully paid, wala po kaming utang sa inyo, sa'yo. At ang sabi ng manufacturer sa amin, hindi ka na daw nagre-remit ng pera sa kanila. Kaya kami, kliyente kami, anong mararamdaman namin? Kailangan namin ng produkto namin. Kami yung magsasuffer dahil hindi ka nagre-remit ng pera sa kanila. To the point na wala na silang budget pambili ng cent. Kaya ang nangyari, nangutang na po sa amin yung mga manufacturer. Kayo, anong mararamdaman ninyo na yung mga bayad nyo na binibigay dun sa isang tao ay hindi naman pala nire-remit sa manufacturer? Kasi may problema po pala sila at kami na client ang nadadamay. At i-clear ko lang po ito ha sa part po namin. Gusto ko lang pong malaman ninyo na same price pa rin po ang bigay ng manufacturer sa amin ng produkto. Wala pong nagbago sa presyo. Wala po kaming say sa kinikita nila. Ang sa amin lang, ibigay po yung produkto dahil bayad po namin ito. At syempre, kailangan po naming isalba yung brand namin. Na ngayong namuhunan, kami pa yung napagod mag-marketing, naipitan pa kami ng produkto. 20M na pinaparatang po sa amin na kami yung may utang nun. Please lang, hindi po, huwag nyo naman gamitin yung pangalan namin for clout. Huwag nyo naman gamitin na yung pangalan namin kasi sobra na eh. Kinontent nyo na kami ng kinontent. Okay na yun. Tama na. Masaya na kami sa negosyo namin. No? Masaya na kami sa kung ano po yung na-achieve namin sa buhay. Ang gusto lang namin to settle this privately, nagpadala kami ilang beses ng letter sa inyo dahil yung mga paninira nyo, sobra-sobra na yung mga kasinungalingan nyo. Nagpadala po kami sa email, nagpadala din po kami sa bahay nila. Wala po. Hindi na po siya sumagot. After nun, wala. Wala. Kaya, di ko talaga alam kung bakit ang laki ng hinuhugot niya na 20 million sa amin. Sasabihin nyo, nananahimik kami, ganyan-ganyan. Kasi paano hindi kami mananahimik? Eh, hindi naman kasi yung totoo. At saka, kung meron man kaming utang na ganyan kalaki, hindi kami makakatulog kung yung perang pinambili namin sa mga yan, pinangkain ng pamilya namin, ay galing sa nakaw. Pinavalue namin yung peace of mind namin. Email nga, hindi ka makapag-response. Huwag kaming i-text. Kasi yung mga kaibigan ko, meron kang phone number nila, diba? Diba? Nakakausap mo sila. Instagram, PM mo kami sa Messenger. Sa TikTok, PM mo ko. Pero wala.
wala akong narinig ni ha, ni ho, na galing sa'yo. Ang mga narinig ko lang, puro paninira at puro kasinungalingan mo. May pinaparatangan mo, finifeed mo, minamanipulate mo yung mga tao at yung mga viewers mo na ikaw yung kawawa, ikaw yung aping-ape. Importante ka namin sa planta-plantahan ng gusto mo, sa business na gusto mo. But at the end of the day, kami pa rin yung ginawan mo ng masama. Actually, dapat kami yung maglabas talaga ng sama ng loob dito. Kasi unang-una sa lahat, yun, meron kang ginawa sa sabon namin. Pero anong ginawa namin? Nanahimik na naman kami. At sa Neko Tayon po, hindi ka namin seller. Hindi ka po namin distributor. O, ina-advise ko lahat sa inyo. Kung bibili po kayo ng mga products namin tulad ng Neko Tayon at Neko C, please make sure to buy sa mga authorized seller. Kasi this is a food supplement. At kapag an authorized seller yung nabilhan nyo, hindi po namin magagarantee kung original po ba yung tinitinda niya. Tandaan po ninyo, ang supplement po iniinom yan. Next naman, sa 7-day set, meron pa daw siyang 28,000 on hand na 7-day set. Ma'am, ito lang yan. Mag-reply ka lang po sa email namin. Ang kakasimula pa lang ng taon, nakipag-coordinate na kami sa kanya. Amin na, i-refund namin. Ibalik mo lang. Ano na naman yung ginawa mo? Kinontent, content, content mo na naman kami. Sinasabi namin, ayaw namin magpa-refund. Ito guys, makikita nyo, January pa lang, nakikipag-usap na kami na mag-reply siya dun sa lawyer namin. Kailangan po namin ng lawyer kasi nga po, meron pa po kaming other issues sa kanya na kailangan namin isettle para lahat sabay-sabay na. Po, basahin nyo, pati yung sinasabi mong replacement, willing po kaming kuhanan at palitan yan. Please wag ka po magsabi ng kung ano-ano sa GC. Yan ang pakiusap ni Ryan sa kanya, January pa lang, this 2023. Kasi noong mga panahon na yan, sinisiraan na niya kami, ginagawa na niya kami ng kwento, kaya kailangan namin ng lawyer para tumigil siya sa mga sinasabi niya. Sasabihin mo, bakit kailangan pa ng lawyer? Yes, kailangan po ng lawyer, sa inyo lang. Kasi may other issues pa tayo bukod sa 7 days. Gusto naming masettle ng sabay-sabay at gusto naming masettle in a professional way. At kahit hanggang ngayon, yes po, hindi pa rin po siya nakikipag-coordinate sa amin. Kailangan lang namin ay communication mo. Yun lang eh. Ayun ka eh, diba? Ayaw mo nga makipag-coordinate. Bakit hindi mo yan sinasabi sa live mo? Na lagi na lang kami yung nakikipag-coordinate, lagi kami yung nagre-reach out sa'yo. Pero, bandang huli, ala kami nare-receive. Tapos, after nun, i-content mo na naman kami. Hindi ko na talaga mag-gets ano ba yung gusto mo sa amin. Pag naman pinapansin ka namin, hindi ka naman nagre-reply. Gusto mo, pansinin ka namin sa TikTok, sa content. Yun ba yung gusto mo? Eh, hindi nga kami ganun. Gusto namin professional po kami makipag-usap. Lagi kami through email, lagi kami email. Kasi ganun talaga sa business, hindi po lahat sinasabi sa social media. Nag-email kami sa'yo, ang tagal-tagal na ma'am, wala ka pong sagot. Clear ko ang lahat, na lahat ng products namin sa Her Skin 7 Days Neko Tayon, kami ang nag-isip po nun. Heto po yung proof na IPO registered po ang Her Skin under my name as well as yung 7 Days. Meaning lahat po ng design, concept, color ay pagmamayari po ng company namin. At kahit sa Neko Tayon po, ongoing na din yung registration ng aming capsule, design, yung bote, and yung Neko C, yung design at concept ng Neko C sa amin din po yan. Kaya hindi po ito pwedeng angkinin basta-basta dahil nakapangalan po sa amin lahat. 6 years na kami content creator sa social media. 3 years na kami sa pagnenegosyo. Pero niminsan, hindi po kami namahiya ng distributor, ng seller, ng buyer, ng viewer, ng followers. Alam po ng mga tao yan. Ni minsan, hindi po kami namahiya. As in, kahit sa chat lang, message, video, contents, never. Kayo, tanungin nyo yung sarili nyo, ilang CEO na ba yung inaway mo? Ilan na yung mga binuli mo? Pero kami, huwag kami, okay? Kasi hindi namin tinotolerate yung bullying po dito sa platform namin. Ginagamit namin yung platform namin to inspire people. Yun siya. Hindi para mambuli ng tao. Tandaan nyo, kayo ang nauna. Sumasagot lang kami sa lahat ng mga paratang ninyo. Mga contents niya, paninira niya, meron kami, screenshot, screen record, lahat yan kompleto. Diba? Nanahimik kami.
kasi tinatrabaho namin lahat. Lahat ng paninira mo. Hindi kasi kami papayag eh, na papatul kami sa'yo. Sa gusto mo. Hindi kami pumapayag na pumatul kami sa'yo kasi alam namin yung worth namin. As a businessman, alam namin yung stand namin. Alam po namin kung paano maging professional. At hindi po kami lelebel sa katulad mo. Gusto kong humingi ng pasensya sa mga taong napuyat, sa mga taong naguluhan, sa mga taong nawindang dahil ilang araw kaming hindi nagsalita. 2 days or 3 days. So, sana mapalagay na kayo. And okay lang po talaga kami, na-handle na namin ng maayos. Yung sarili po namin, okay na rin kami. Yung mental health namin, okay naman kami. Hindi naman kami stress. Kasi at the end of the day, kung wala kang ginawang masama, at kung alam mo yung totoo sa sarili mo, hindi ka dapat matakot magsalita. Kahit gano'ng kapakabait na tao, kahit ibigay mo yung sarili mo sa isang kaibigan na itinuturing mo, pero pag pera na yung pinag-uusapan, pag wala ka ng pakinabang, pag nakikita na niyang umaangat ka sa kanya, gagawin at gagawin niyan ang lahat para hilahin ka niya pababa. Pipiliin pa rin namin kung ano yung dapat at kung ano yung tama. Kasi unang-una sa lahat, ayaw po namin ng sinungaling. Yun lang. Ayaw na ayaw namin ang sinungaling. Again, ipapaubaya na po namin ito sa aming legal team. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa amin. Always choose your inner peace above all. Yun lang. God bless!